Blessed day mga kalinya. Weekend na naman po. Welcome to World the Line, Police Chief Master Sergeant Father Aldemones. Mula po sa ilalim ng Manila ng Pinag-isang Puso Catholic Charismatic Ministry Incorporated. Sa tulong po ng panalangin ng mahal na Ina ng Biyernes ng Guadalupe, nais po magbahagi. Ang mabuting balita po ngayon ay hinango natin kay San Marcos, Kabata 2, Talata 1 hanggang 12. At ito po yung may pamagat na ang pagpapagaling ni Jesus sa paralitiko. Sabi dito, tumindig ka, dalin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis. Na makita ng lahat, sila'y pawang nagilas at nagpuri sa Diyos. Hindi pa kami nakakakita ng ganito, sabi nila. Sabi dito, tumindig, dalin ang higaan at umuwi. Tatlong command, tumindig, dalin ang higaan at umuwi. Pero bago natin ito pagdiinan, dito muna tayo sa unang importanteng bagay. Ang title po ng gospel is Pagpapagaling sa Paralitiko. Pero may unang senaryo doon, kapatid. Yung paralitiko, hindi siya basta-basta makalapit. Paralyzed nga siya, paano siya makakalapit? Pero bakit siya nakalapit? Doon sa eksena, hindi makalapit o hindi makapenetrate ito. Pero may kasama siyang apat na kaibigan. Yun po yung senaryo. Kaya kung ipipikit po yung mata mo, merong nagbibit-bit sa kanya, apat, tapos nakahiga siya. Ganun ang senaryo na nakita ko eh. Ang malupit na ito, hindi makapasok sa pintuan. Kaya ang ginawa na itong apat na ito, malupit, umakit doon sa bubong, winarak yung bubungan, at ibinaba yung paralitiko sa harap ni Kristo. Ganun katindi ang ginawa na itong apat na kaibigan nitong paralitiko na ito. Nag-effort sila. May kailangan silang basagin, may kailangan silang warakin. May material na bagay silang winarak para maibaba yung paralitiko at maiharap kay Kristo. Apply natin sa buhay pananampalataya. Kung ikaw yung paralitiko, napakapalad mo sapagkat meron ka pang mga kaibigan na naglalapit sa iyo para kay Kristo. Kung ikaw naman yung member nung apat na nagdadala ng paralitiko, mas mapalad ka sapagkat ikaw ang naging daluyan at instrumento para gumaling ang paralitiko na to. Anong gustong ipuntos, kapatid, sa unang puntos ng ating Panginoon sa Gospel? Yung concept ng pagkakaibigan, yung concept ng pagmamahal, na wala silang hindi pwedeng kayang gawin hanggat sila'y nagmamahal. Kaya maski nga yung bubungan, kahit buhati nila yung paralitiko, kahit mapagod sila, kahit magpakahirap sila, lahat yun ay napagtagumpayan nila. Bakit? Sapagkat mahal nila yung tao na kanilang gustong gumaling. Yun yung kagandahan doon. Kaya kapatid, ikaw naman yung paralitiko, magpasalamat ka din sa mga tao na gusto kang ilapit. At sometimes, hindi tayo paralitiko physically. Sometimes we are paralyzed by our fear. Sometimes we are paralyzed by our psychological. Sometimes napaparalyze tayo sa ating material na bagay, sa ating financial. Tingnan mo, pag wala tayong pera, parang hindi na tayo makakilos, parang hindi na tayo makagalaw. At may ginakasangkapan ng ating Panginoon para ilapit tayo, para masolusyonan yung ating mga problema. Ngayon, sa ikalawang bahagi, o ikalawang puntos na maganda rin natin pagdiinan, yung sabi dito, tumayo ka, ligpitin ang higaan at umuwi ka. This time, kapatid, ang kakomprontasyon na ng ating Panginoon ay yung mga tao na tumutuligsa sa ginawa ng ating Panginoon. Sabihin niyang pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Ang ating Panginoon ngayon ay nagpatawad not only physically but spiritually. Kaya sabi niya, mas madaling sabihin na pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan kaysa sabihin mo sa tao na ito na tumindig ka, damputin ng iyong higaan at tumayo ka. Bakit? Para sa ating Panginoon na mas madali nating sabihin na pinatawad ka na ng Diyos kaysa sabihin mo sa tao na gagaling ka. Kasi yung paggaling talagang miracle eh. Pero yung pagsabi mo ng pagpapatawad, ito'y talagang inherent sa ating Panginoon na talagang siya'y Diyos na nagpapatawad. Yun ang kagandahan doon, na inuna ng Diyos na gamutin ang paralitiko spiritually, not physically. Bakit? Sapagkat gusto ng Diyos na maligtas ang kanyang kaluluwa bago ang kanyang katawan. At sa ikatlong bahagi, ito yung sinasabi nga natin, nagkuman ng ating Panginoon, tumindig ka, ligpitin ang iyong higaan at umuwi ka sa iyong tahanan. Tumayo. Sabihin, gumaling ka na dapat. Kaya ka pinatatayo kasi nasa banig ka ng karamdaman. At yun din na sinasabi sa'yo, tumayo ka na. Stand up.
sapagkat pinagagaling ka ng Diyos, pinagagaling ako ng Diyos sa araw na ito, sa oras na ito. At ito ang kagandahan, sabi niya, ligpitin ang iyong higahan. Bakit? Kasi gusto ng Diyos, pagtayo mo, hindi ka nababalik ulit sa kasakitan na yon. Pinagaling ka na nga, you are healed totally. Pinagaling ka na buo mula ulo ng talampakan, spiritually and physically. Kaya wala ka nang babalikan na higaan. Yung wheelchair na pinagpagalingan mo, pamigay mo na yan. Tapos ka na dyan, hindi ka na pababalikin ng Diyos na yan. Yung higaan ng ospital, itiklop mo na yan, hindi na para sa iyan. Pinagaling ka na ng Diyos yan. Yung mga problema mong nakaraan, pinapatiklop na ng Diyos yan sapagkat tapos ka na dyan. Ayaw na ng Diyos na bumalik ka dyan. At ito kagandahan, umuwi ka sa iyong tahanan. Bakit? Sapagkat tait ng ating Panginoon ang bagong misyon para sa iyo at para sa iyong pamilya. Bumalik ka sa iyong tahanan. Ikwento mo kung paano kang pinatawad. Ikwento mo kung paano kang pinagaling. Ikwento mo kung paano kang iniligtas ng ating Panginoon. At ang misyon mo ngayon, ikwento sa mga taong makakausap mo, especially sa asawa mo, sa anak mo, sa magulang mo, sa kapatid mo, sapagkat sila man ay gusto ring iligtas ng ating Panginoon. Sa araw nito, kapatid, balikan natin, may mga kaibigan ka na handa kang ilapit sa ating Panginoon. At kung ikaw naman yung naglalapit sa mga kapatid natin na naparalisa, papalad ka sapagkat ginagamit ka ng ating Panginoon. Ano yung pangalawa? Pinatawad ka na, pinagaling ka spiritually. Kaya pinagaling ka not only physical but spiritual. Ayun ang plano sa iyo ng Diyos. And then what's the third? Tumayo ka. Ligpitin ang iyong higaan at bumalik ka sa iyong tahanan. Na wala ka nang babalikan na higaan sapagkat totally you are healed. At ikwento mo kung paano kang pinagpala, kung paano kang pinabanal, kung paano kang gagamitin ng Diyos sa bagong mission mo. Let's pray in the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you sa araw na ito sa pagpapaalala mo na may isang paralito ko kong pinagaling. Maaring kami yon, Panginoon, sa oras na ito, napaparalyze sa takot, sa emosyon, sa pag-iisip, napaparalyze ng galit, ng tampuhan, ng pagkakabahabahagi. Panginoon, salamat sa mga kaibigan namin na patuloy na nagpe-pray sa amin, na patuloy na gustong warakin yung pintuan o yung bubungan para mailapit kami sa iyo. Magamat madaming hindrance, madaming hadlang, alam namin, Panginoon, sa tulong at biyaya ng panalangin, makakalapit kami sa iyong harapan. At thank you, Lord, sa pagpapatayo mo sa amin. Kaya, Lord, hipuin mo ang aming katawan na dumadanas ngayon ng sakit, ulo, aming muka, ang aming dibdib, ang aming tiyan, ang aming tuhod, ang aming paa. Hipuin mo kami mula ulog at talampakan. Upang nang sa ganun sa aming paggaling, ikikwento namin sa aming pamilya, sa aming asawa, sa aming anak, na ikaw yung Diyos na nagpagaling sa amin noon, ngayon, magpakailanman. Sinusuko po namin ang lahat ng ito na may papupurit pa salamat sa matamis na pangalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Mga kalinya, maraming salamat po. Patuloy po tayong manalangin, magtiwala sa Diyos sa buhay. Wala po dito sa Makati City Police Station, patuloy po na bumati nagsabi, just hold the line, nawakan po natin lagi ang salita ng Diyos. God bless.